I'ma kill every day like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame. Every day that I say, man, I see you deflate. Let me elevate, this ain't a prank. Have you walking on a plane? La, 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 la. Both hands together, God, let me pray. What's up, everyone? This is your boy, Bien, from Bien on the TV in Germany, again and again and again. Woo! Tangina, mga ma'am, sir, na-miss ko kayo. So, yun nga, mga ma'am, sir, sobrang na-miss ko talaga kayo. Woo! Isang buwan din yung last na upload ko. So, sobrang busy ni Bien, di nakapag-download. Pasensya na, mga men, sir. Well, yeah. I'm so sorry talaga, hindi ko natupad yung pangako ko na makakapag-upload na ako palagi. Talagang wala eh. Sobrang busy. Pero, yun ang ano, hayaan na natin yung bagay na yun. Kalimutan na natin yun. So, ano nga bang magiging topic natin for today's videos? So, wala lang naman. Ang magiging topic natin for today is yung retirement ng The Legend. Alam niyo na kung sino yun. Alam ko, ngayong araw na to, hindi na bago sa inyo to. Dahil wala pang isang araw yung announcement ng The Doctor, The Valentino Rossi. So, yung retirement, ang pag-uusapan natin is tungkol kay Valentino Rossi. Baka malamang sa hindi mo pa kilala kung sino ba talaga si Valentino Rossi. Baka ang alam mo lang ay yung pag-banking-banking, yung nakadilaw na may number 46. Baka yun lang ang alam mo sa kanya. Pero dahil mahal kita, hayaan mo, tapusin mo tong video nang makilala mo kung sino ba talaga si Valentino Rossi. Okay? Gusto ko lang gawin tong video na to, parang mini contribution ko lang dun sa idol ko, kasi nga sobrang idol ko yun, tapos ngayon magre-return na siya. Okay, so actually sa kanya talaga ako nahilig mag motor, pero tama na yung storytelling about dun sa pagiging idol ko kay Valentino Rossi. Pero bago natin umpisahan yan, baka naman pwedeng pakiclick niyang namumulang button na yan sa baba, yung subscribe button. And pakilike na rin itong video na to kung nagustuhan mo. And pakishare na rin para mas lumago pa ang pamilya natin. And yun nga pala, no? 100 subscribers na tayo. Ayy! Yes! 100 na tayo. Pero yun nga, balik tayo kay Valentino Rossi. Alam niyo na si Valentino Rossi ay anak ni Graciano Rossi. Siyempre din niyo alam yun. Si Graciano Rossi, isa rin po siyang motorcycle racer, isa rin po siyang MotoGP racer. Siya po ang naglagay kay Rossi kung bakit siya na ngayon. Isa rin siyang racer. So, siya yung nagdala kay Rossi sa pagiging karera. Pero alam niyo ba na si Valentino Rossi hindi nag-start sa pagkakarera sa motor? Nagsimula po siyang magkarera sa kart racing, sa go-kart racing. Binilan po siya ng tatay niya ng isang go-kart na 75cc. At sa edad na 5 taon, nag-start na siya magkarera. And bukod doon, ang nakakatawa doon, yung nanay niya, yung nanay ni Valentino Rossi is disagree sa gusto ni Graciano Rossi na magkarera ang anak nilang 5 taong gulang pa lamang. And ang nakakatawa pa rito, imbis na sundin ng tatay ni Rossi ni Valentino ang gusto ng nanay niya, asawa niya at tanay ni Valentino, ang ginawa pa ng gago, in-upgrade pa yung go-kart niya, ginawa itong 100cc from 75cc naging 100cc. Okay? So, nakakatawa lang yung ganun bagay. So, yon, at age of 5 years old, nagkakarera na yung idol natin na si Valentino Rossi. So, dun nag-start
yung pagkakarera ni Valentino Rossi. And napunta siya sa pagmumotor dahil dun sa kaibigan ng tatay niya na isa rin dating MotoGP rider. Pero, ano na nangyari dito? Nag-retire na siya, isa na siyang team manager ngayon. Team manager na siya nung time na nakilala niya si Valentino Rossi, nung pinakilala sa kanya nung tatay niya. So yun, kaibigan ni Graciano Rossi, nung tatay ni Rossi, siyang nag-introduce kay Rossi sa pagmumotor. And doon na nga nagsimula ang legend ni Valentino Rossi sa pagmumotor. Dahil po yun sa kaibigan ng tatay ni Valentino Rossi. Okay? So yun lang yun naman yung mga konting history. Hindi naman sobrang kilala talaga si Valentino Rossi. So doon tayo sa present na Valentino Rossi na. Okay? Alam niyo ba na si Valentino Rossi din ang nag-iisang MotoGP rider na 5 beses nanalo sa MotoGP. Yung 5 season na panalo niya ng sunod-sunod nang walang talo. 5 consecutive yun. Ganun po kagaling si Valentino Rossi. And hindi ka pa ba kontento doon na ganun kagaling si Valentino Rossi? Si Valentino Rossi lang din ho naman din ang nanalo. Ang nag-iisa ring rider na lahat ng team na pinuntahan niya, Yamaha, Ducati, ano pa ba to? Nakalimutan ko yun. Honda, nag-Suzuki din siya. Lahat ng hinawakan niyang team, lahat yon pinanalo niya. So, ganun kagaling si Valentino Rossi. Kasi kahit saan team mo siya, kahit anong motor ang ipagamit mo sa kanya, talagang sobrang galing niya, kaya kaya niyang ipanalo yun. Kumbaga, skills talaga yung kay Rossi, hindi talaga dahil lang dun sa maganda yung motor niya. So, yun lang. Nakakalungkot kasi nag-retard na yung idol nating si Valentino Rossi. And alam na ba nating lahat na ang mga kamote kay Valentino Rossi nang galing lahat, kasi nakita nila kung gano'ng kagaling bumangking tong si Valentino Rossi. So maraming gumaya, ginawa na sa Marilake. And yun, kumalat na sa buong Pilipinas. And actually hindi lang naman sa Pilipinas, nangyaring sa buong mundo yung nagbabangking-banking sa hindi naman tamang lugar sa or sa hindi naman racetrack. Okay? Teka, nagbablog. So, yun si Valentino Rossi. Kaya kung may nagsasabi na mas magaling si Valentino Rossi, ay mas magaling si Mark Marquez kay Valentino Rossi, nagkakamali kayo. Kasi para sa akin, mas magaling si Rossi. Nagkataon lang na masyadong bata na si Mark Marquez. Masyado ng bata si Mark Marquez nung kinalaban niya si Rossi. Kumbaga, hindi na sila pantay ngayon. Kasi syempre si Valentino Rossi nasa age na siya nang nag-iingat siya. Syempre, matanda na siya. Syempre, matanda na siya. Nag-iingat na siya. Syempre, hindi na siya katulad ni Mark Marquez na bira ng bira. Pero kung yung Valentino Rossi na kasing edad ni Mark Marquez ngayon ang ilalaban mo, na sinasabi ko sa inyo, walang pag-asa si Mark Marquez. Pero yun nga, no, nandun naman ako sa pagrespeto. Sariling opinion ko yun. Whatever your opinion is respected. Pero dun tayo sa numericals, I mean, dun tayo sa mga sinabi ko nga na si Valentino Rossi is a 5 consecutive winner ng MotoGP. And yung 5 consecutive nga po palang yun, hindi yun ang galing sa isang team lamang. Nanggaling yun doon sa iba't ibang team niya na sinalihan. Bali, yun din, si Valentino Rossi din is naging pinakamatagal na racer sa Yamaha. Sa Yamaha siya naging pinakamatagal. So kaya mahal na mahal siya ng Yamaha. And also,
Si Valentino Rossi lang din naman ang nagpasikat talaga sa Yamaha. Bukod sa maganda talaga yung Yamaha, mas pinasikat nga ni Valentino Rossi yung Yamaha. And yeah, yun lang naman yung konting kaalaman ko tungkol kay Valentino Rossi. And yun, sa pagre-retire ni Valentino Rossi, natatapos na rin yung era. So, sa pagre-retire ni Valentino Rossi, wala nang natapos na yung generation nung mga sinaunang MotoGP rider. Kasi, actually, si Valentino Rossi na lang yung natitirang sinaunang MotoGP rider. What I mean is, ang sinaunang MotoGP po kasi, nag-start sa 500cc na motorcycle. Hindi po agad yan sa 1000cc. Correct me if I'm wrong po ha. Meron tayong comment box dyan para i-correct nyo ako. And yun, sa pagre-retire ni Valentino Rossi, natapos na yung generation ng mga sinaunang MotoGP rider. Kasi wala na si Rossi. So, ang mga natitira is puro bata na. Puro yung mga new generation na ng MotoGP talaga. So isipin nyo kung ganong kagaling si Valentino Rossi. Wala sa mga batang yon, except kay Marc Marquez ang nagbigay ng prep kay Valentino Rossi. Or naging kapankaribal niya. Ibig sabihin doon, kahit bata yung mga laban ni Valentino Rossi, masyado pa rin madelikado si Valentino Rossi. Yun, ang nakakapantay lang sa ngayon si Marc Marquez. Pero yun nga, tulad nga ng sinabi ko, kung yung prime na Valentino Rossi versus dun sa prime na Marc Marquez, wala talagang pag-asa si Marc Marquez. So wala na, bye-bye Valentino Rossi na tayo. So may natitira na labang na 7 race. Meron na lang natitirang 7 karera si Valentino Rossi bago siya mag-retire. Kasi ang sabi niya, kasi ang announcement niya, magre-retire siya ngayong season. So tatapusin niya lang tong season na to, which is meron na lang natitirang 7 race. May natitira na lang 7 race bago matapos. So yun, 7 karera na lang tapos ng career ni Valentino Rossi. And yun, next year, syempre nakakapanibago, wala nang Valentino Rossi na abangan sa karera ng MotoGP next year. So yun, sobrang talaga nakakalungkot yung pag-retire ni Valentino Rossi. Lalo na ako, diehard fan ako ni Valentino Rossi. Kaso hindi ko lang alam bakit ako nag-KTM. Pero legit nga, diehard fan ako ni Valentino Rossi. Actually, yung team na hinahawakan niya ni Valentino Rossi, yung Petronas, gusto ko sanang maging ganun yung decals netong KTM ko in the future. Pero yun, marami pa akong pinag-iisipan kung ano ba talaga yung gusto kong decals para sa motor ko in the future. So yun, and baka ganun nga, Petronas, gawin kong Petronas tong decals nung motor ko. And pinag-iisipan ko din Red Bull. Basta ang dami. Tanginan, dami kong pinag-iisipan kung ano ba talaga yung ide-decals ko sa motor na to. So yun, sensya na kayo kung konti lang yung naikwento ko about kay Valentino Rossi. Kasi fan ko si Valentino Rossi. Fan ako ni Valentino Rossi. Pero hindi naman ako yung putang inang stalker na inalam ko yung buong pagkatao ni Valentino Rossi. So kaya pasensya na. Pero kung talagang gusto nyo makilala sino ba si Valentino Rossi, please leave a comment down below. And yes, susubukan natin pag-aralan yung buong history ni Valentino Rossi. Ikukwento ko sa inyo lahat. Promise yan. Woo! So, pasensya na talaga. And yun, pasensya na po talaga natagalan yung... Ala, kawawa yung bata. Wala pa, buti hindi na una yung mukha. And yun, pasensya na talaga. Ang tagal nung huli kong upload, 1 month na. And
Actually, natatawa nga ako yun. Nasasayahan ako kasi kahit wala akong upload, hindi ko napansin pag bisita ko dun sa YouTube channel ko. 100 subscribers na pala tayo, ma'am, sir! Woo! Astig! Tangina, walang upload-upload, naging 100 subscriber. So, yun lang naman yung konting payo ko dun sa mga nag-iisip na mag YouTube din. Huwag yung masyadong isipin yung ano, huwag yung masyadong isipin yung subscriber nyo kasi kusang biglang darating yan. Tulad nga nito, di ko na malayan. From ano, nung last upload ko, 980 something lang yata yun. Tapos ngayon, pag check ko biglang na lang naging 100 subscriber. So, yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Tiyaga-tiyaga lang talaga, wait for the process. Kasi hindi yan biglang magkaka-boom. Biglang magkaka-boom na, tangin na bigla ka na agad famous, marami ka ng subscriber. Siyempre, konting tiyaga, konting sipag, and galingan mo rin siyempre yung pag-vlog mo. Pero yun, ako hindi talaga ako ganun kagaling talaga mag-vlog pa rin. Till now, alam niyo naman yan, di ba? So, sa mga matagal lang nakakapanood sa akin, baka naman, sabihan nyo naman ako kung ano ba yung mga dapat ko pang ayusin sa pagbablog ko. Para naman maibigay ko pa ng yung todong best na kaya kong ibigay, okay? And, kawawa naman si Kuya. Late na kasi ako eh. Tutulungan sana natin si Kuya. And yun, nandito na ako sa aking paruroonan. Eh, pasensya na talaga, hindi ko ganung naikwento kung sino ba si Valentino Rossi. Pero, gagawa tayo ng part 2. Yung, kung gusto nyo, gagawa tayo ng part 2, pag-aaralan ko yung buong history ni Valentino Rossi. Okay? So, yeah, dito ko natatapusin to sa ngayon. This is your boy, Bian, nagsasabing aim high, never surrender. Peace! Bye!